Hello, what is up mga kamata? Welcome back sa panibago nating video. And in today's vlog, pag-usapan natin tong Axie update. So, ibig sabihin, short video na naman to mga kamata. And another news for Axie Infinity, which is a great news, which yung Origin Early Access for Mobile release. Okay, so early access, ibig sabihin, minadali na nilang makapag-access tayo sa mobile. Ibig sabihin mga kamata, dapat hindi pa ngayon yung access ng mobile. So, bakit nila ginawa to? Bakit nila sinabing early access? Kasi mga kamata, no, as you can see, bumabagsak na sa SLP. So, kailangan na nilang gawan ng paraan. Okay, so kung ako sa kanila mga kamata, no, dapat pwede naman pala nilang madaliin, i-execute yung mga bagay-bagay, eh, ngayon pa nila ginawa. Talagang pinaghintay pa nila. So, kung ako sa kanila, dapat pinagsabay na nila yung pag-access sa mobile and laptop or desktop. Kasi kapag sabay yan mga kamata, maraming makakapaglaro kaagad. So, yung iba nga mga kamata, nadismaya kasi yung mga halos lahat ng karamihan sa player ay they're using mobile phone. So, hindi naman lahat gumagamit ng laptop tulad ko or desktop kasi hindi nila afford. Or minsan, mas handy lang talagang gamitin yung mobile phone. So, as you can see mga kamata, no, na-release na ito at early access daw, sabi ng mga developers. So, hindi ko alam kung marami pang nagsipag-download nito. Maybe merong ilan or karamihan, pero this is not a great execution. It's a great news mga kamata, pero yung execution na naman, yung sinasabi ko sa inyo, dito laging pumapalpak ang mga developers. So bakit mga kamata? Again, sa bear market na naman, and they are hoping na mag-hype ang Axie Infinity or Axie Origin dahil sa news na to. So I don't think so mga kamata. No? Pababa ng pababa ang daily active user ng ating Origin at the same time ng ating V2 or ng original game natin. So, hindi naman nagkakos ako ng FUD mga kamata. No? Ito lang kasi palagi yung mali ng mga developers mga kamata. Pwede naman pala nilang madaliin. Ewan ko kung bakit dinedelay pa nila. Maybe pwede nga nilang ipagsabayin yan eh, di ba? Ewan ko kung bakit natatakot sila sa server crash. E pababa na nga ng pababa yung daily active users natin. E nakaya nga natin yung 3 million, di ba mga kamata? 3 million active user. Kaya na ng server natin. Tapos ngayong less than 2 million na lang tayo, I think 1 million na lang yata yung player ng Axie Infinity, ngayon pa sila matatakot. Eh dapat nga mas maging masaya pa sila kung maraming maglalaro or kahit mag-crash ng konti yung server, pwedeng i-upgrade yan. Pwede agad i-upgrade yan. Ibig sabihin, that's a positive news. Ewan ko bakit ang laki ng takot ng mga developers na mag-crash yung server nila. Although nakakatakot naman talaga, pero that's a positive sign mga kamata na ibig sabihin maraming naglalaro. So ngayon, ano nang mangyayari? Tapos na yung release ng mobile, tapos na yung release ng desktop and laptop. So ano pang ina-anticipate ng iba? So wala, ang pagbagsak na SLP na lang yung tinitignan natin. So although hindi naman talaga to sa selling pressure na binibigay ng mga players or ng mga whales, this is actually selling pressure kay BTC. And syempre yung fear, uncertainty, yung mga natatakot na sa market, kaya ayun, napapasama na yung iba mag-sell dito sa SLP, kaya tuloy ang bumabagsak sa SLP. So ayun, currently nag-drawing tayo dito ng dalawang arrow, and na-hit na yung first arrow natin, and then yung second arrow natin is about to come down. Okay, yung candle natin nasa baba na, nabasag na tong support natin dito. So hindi natin alam kung ano na naman yung iniisip ni SLP or ng Bitcoin kung saan na naman sila hantong. So, hindi natin alam kung kailan matatapos itong bear market na to. Pero ang alam natin is, pagpatak ng June, July mga kamata, it starts bullish. Okay? So, ibig sabihin, magiging bullish na. So, sana, hopefully, pero medyo matagal pa yan. So, ilang days, ilang weeks pa natin hihintay niyan kung papaano dadagsa ang bear market mga kamata. No? So, hindi natin alam kung kailan hihinto yan. So, next news natin mga kamata is itong burning. Okay, dito sa RoninAxieDAO.org. Okay, so kapag kinonect mo yung Ronin mo dyan, pwede kang mag-burn. So, halimbawa, may balance kang 200, pwede mong i-burn yan. Lilagay mo lang yung 200 or 500 dyan, tapos click mo yung burn. So, wala kang mapapala dyan, pero actually, yung mga nagpapalaro or nagpapatournament, dito nila ginagawa yung burning na yan. So, nakakatulong sila sa economy. So, let's check mga kamata, no? So, ito na, si number one natin dito is 12,000 or 7.96% ng kanyang SLP ang na-burn niya na. O, 12,000 na, laki niyan mga kamata, ha? 12,000 SLP na yung nabiburn niya. Number 2 natin is si QL Simp. Ayan, so ang dami nagbiburn mga kamata, no? So ngayon, ang gagawin natin, so tuwing nag-update tayo, magbe-base tayo sa, eto, magbe-base tayo sa likes. Okay, yan. So ako, halimbawa, meron akong isang video, tapos merong 100 likes or 200 likes or 300 likes. Kung ilan yung likes, okay, napanood ko lang ito mga kamata. So kung ilan yung likes ng video na yun, o halimbawa, itong video na to, halimbawa, meron tayong 300 likes. So 300 din yung i-burn kong SLP. So wala akong mapapala dyan mga kamata, pero gusto ko lang tumulong din sa economy. So napanood ko lang din to sa isang influencer or YouTuber at nagustuhan ko yung taktika niya para makatulong sa economy. And yan,
Kahit na wala tayong mapapala, gusto ko lang din mag-burn. So, halimbawa, nag-like kayo sa video natin na to, 200 likes, lalagay ko din dyan 200. Katumbas niyan. So, kung mas maraming likes, mas maraming SLP akong be-burn. So, ayun, share nyo na sa friends nyo kung gusto nilang magsipag-like, and then i-be-burn ko kung ilang likes. So, ipapakita ko rin yan sa inyo sa next video natin. So, kung gusto nyo rin tumulong, mga kamatano, meron tayo dito, ilalagay ko dyan sa baba, yung Ronin na to, SLP Burn yung pangalan niya. Okay, so walang laman yan, mga kamata, SLP Burn. At kung gusto nyo mag-donate kahit pa piso-piso or pa isa-isang SLP, walang problema. Pwede nyo isend sa akin yan, mga kamata, dito. At ipapakita ko rin sa inyo kung ilan na yung na-receive natin at sabay-sabay natin i-burn yan sa next video natin. So ilalagay ko na lang yung Ronin address dyan sa baba para kung gusto nyo ipa-burn yung SLP nyo. Okay, don't worry, magiging transparent ako, mga kamata. Hindi ko gagastusin yan. Gusto ko lang talaga makatulong sa ekonomiya. Okay, so sa next video natin, ipapakita ko sa inyo kung ilan yung likes ng video na to, tapos i-burn natin. Tapos kung ilan yung nag-donate, kahit pa isa-isang SLP lang yan, malaking tulong pa rin sa economy yan. And then i-burn din natin dito. So wala man tayong mapapala, mga kamata, at least nakatulong tayo sa ekonomiya. So ayan, bawi na lang tayo pag bullish na ulit. Thank you so much and have a good day. God bless you, mga kamata.